Hi guys! Welcome nga po pala ulit dito sa Aquarium Channel po namin ng anak ko na si Santi. Today guys, fast and brief review lang tayo sa isang product na ginamit namin nung unang-una pa lang kami nag-hobby ng aquarium. At ito nga yung unang aming aquarium, itong 20-gallon low-tech tank. At para ma-cycle yung tank guys, yung re-review yung nating product at yung ngang ginamit namin is itong Sikkim Stability guys. So bago ako magtuloy-tuloy dun sa review guys, mag-disclaimer lang muna ako na don't take this review as a guarantee guys about the product. Kasi kada gagamit tayo ng product para talaga masigurado nating effective yung product is kailangan talaga magamit nating first hand yung product at para masabi nating maganda siya, effective siya at kung pangit yung product. So to get that out of the way guys, kwento ko na sa inyo yung naging experience namin sa paggamit itong Sikkim Stability. So guys, nung 8th day kasi nito, nung aming tank, nag-introduce na ako ng isda na nag-dosing na kami nitong Sikkim Stability. Na masasabi ko, personally at sa sarili ko, alam ko, na hindi talaga tama yung past na ginamit ko para mag-cycle ng tank. Kasi kung mga beginner kayo, mag-research kayo guys, at kung makakapagtanong din kayo sa mga matatagal na nag-aquarium, it could take at least 1 to 3 months talaga para masabi mo talaga na cycle yung tank. At syempre gagamit kayo ng test kit to test the quality of the water, the parameters ng buong tank nyo. At syempre you're trying to build a living environment, talaga livable environment for your fish and syempre din sa mga halaman na ilalagay nyo kung gusto nyo talagang planted tank. Ayan. So guys, itong paggamit namin ng Sikkim Stability is finalo lang naman namin yung direction nila as nandun lang naman sa likod ng bottle. So guys, follow nyo lang religiously kung gusto nyo yung ganun na nakapag-introduce kayo agad ng isda. So guys, ginawa ko lang during the 8th day kasi syempre bata guys, gusto talaga makita yung isda, yung magkaroon ng isda yung aquarium. Kaya naglagay na talaga ako ng isda dun sa aquarium during that 8th day. So as per their direction nila sa likod guys, yung isang cup full kasi niyan, yung pinakatakip ng bote niya is 1 cup full is for 10 gallon. So 20 gallon tank tayo, so 2 cup full ang ilalagay natin for the first day. So the remaining days naman, as per their direction, is 1 cup full na for 20 gallons. Hanggang makapag-introduce kayo ng isda during that 8th day or 7th day. Nakalagay kasi dyan 7 days guys. So nag-introduce lang ako ng 8th day. At hanggang maubos ko lang yung 100 ml bottle ng Sikkim Stability. Guys, pagka yung ganitong 100 ml bottle, ma-recommend ko lang siguro sa inyo, good lang talaga siya for 5 to 10 to 20 gallon stretch na talaga yun guys. Kasi at least mauubos mo yung Sikkim Stability. Pero kung mas malaki yung tank mo, halimbawa, example na lang natin, 50 gallon tank guys, yung 100 ml sa tingin ko hindi magiging sapat. Pero may mas malaki pa namang bottle yan, so ma-recommend ko yun yung bilhin nyo guys, yung mas malaking bottle. Tapos syempre yung dosing nyo is mag i-increase kasi 50 gallon yung tank nila you're trying to cycle. So sa first day, so 1 cup per 10 gallon, so 50 gallon yung tank mo. So 5 cups agad yung ilalagay mo for that first day. So during the remaining days naman, the following days naman guys, mag-a-adjust ka pa rin kasi 1 cup naman niya for 20 gallon. So ang ilalagay mo guys is 2 cups and a half. So 2 cup tsaka kalahati pa ng cup kasi at least ma-ano mo yung 50 gallon na dosage niya. So yun, mag-i-increase talaga. Kaya mas maganda kung mas malaki yung bottle na bibili nyo. At mas makakamura naman kayo kaysa bibili kayo ng mga maliliit na bottle. Itong bottle na ganito guys, 300 pesos ko nabili. At sa tingin ko, nag-increase lang yata siya ngayon 50 pesos. So nabili ko lang siya online. At meron naman din talaga sa mga distributor na mga pet shop niyan guys. So madali lang talaga hanapin yan, ma-purchase. Yan. So far naman guys, during that period na 1 month to 2 months to 3 months, kasi last December 2020 kami nag-acquire mi ng anak ko, at ngayon ay May 2021 na. Masasabi ko naman talaga guys, walang namatay dun sa isda guys. Dati guys, may mga danyo to, kasi syempre pag nag-hobby ka na ganito, matutuwa ka talaga guys, ang ganda talagang hobby nito. At masasabi ko rin na nanganganak talaga yung aquarium guys. Medyo nanganganak talaga siya. Nagkaroon kami ng 15 gallon na low tech tank din sa labas ng bahay. Parang first personal tank ko na yun guys kasi hindi naman napupunta ng anak ko yun. At sabihin ko rin sa inyo paano ko sinikil yun. And then 2 5 gallon tank na nakatira naman is Fry ng Beta tsaka yung nanay na Beta nila. Tapos yung tatay na Beta kasi nila, nilagay ko lang siya sa mega box. Doon ko lang muna siya nilagay. Guys,
yung mga Daniels na inintroduce ko dito, sila pa rin yung na-transfer ko doon, guys. Maliliit pa lang sila noon simula nung sinikle ko tong tank na to. At natira lang yung isa kasi medyo mabilis at hindi ko lang siya mahuli kasi may yung water sprite natin medyo malago na. Tsaka alam niya talaga siya yung target ko talagang huliin. So na, sila pa rin talaga. And then yung dalawang platys, yung kulay dilaw na yan, guys, sila pa rin talaga yung unang inintroduce ko dito sa tank na to. And yung mga mollies lang, guys, namatay na yung mother molly and father molly natin. Pero in not in the in connection with the cecum stability kasi later on na talaga sila namatay. Yung mga yan, fries na yan, guys, fourth generation fries na nila yan. Alam nyo yung ma-experience nyo din na one day healthy yung isda nyo, katitingin nyo, tapos the other day patay na yung isda. So hindi ko rin talaga alam kung bakit ako, ano talaga yung cost nun, guys. So talagang when we're dealing, ang hobby natin is nag-aalaga tayo ng mga living things, syempre talagang kasama yun sa ating hobby. So yan, guys. Tapos nandiyan pa rin si ating betta fish na si Ku. So originally, sabay-sabay ko lang sila in-introduce dito sa ating 20-gallon low-tech tank. So guys, yeah, ang ma-re-recommend ko lang talaga is katulad nung doon sa 15-gallon tank doon, guys, hindi ko agad na-introduce sa fish yun. Ganito lang yung ginawa ko. Para makatipid lang din ako, guys, inantay ko talaga yung 1 month. Pero hindi na ako gumamit ng cecum stability, yung filter dun sa aking Sansan canister filter. Yun lang yung kinuha ko para lang ma-transfer ko yung beneficial bacteria na syempre galing na rin dun sa cecum stability. Kaya talagang masasabi ko talaga effective talaga siya. Tsaka nagtatribe talaga yung kasi bacteria in a bottle yan eh, yung beneficial bacteria na kailangan talaga ng ating mga isda, yung living environment talaga nila. Tapos guys, minsan baka makalimutan nyo rin, so gumamit kayo ng cecum stability pero nakalimutan nyo naman din i-condition yung tubig nyo. So guys, make sure din na tinatanggal yung chlorine, chloramine, at saka iba pang heavy metals using syempre anti-chlorine o kung anumang product yung gusto nyo gamitin. So may product din akong ginagamit dito, so sa next na lang reviewing ko siya, at least sa nangangalhati pala yung bote, guys, eh. Medyo gusto ko pa siyang maubos, tapos bibili ulit ako ng bago. Tapos tsaka ako siya reviewin para at least na-test ko talaga siya para masabi ko sa inyo yung magandang review din dun sa product na yun. So guys, yan yung review namin sa cecum stability, tapos yung paano yung ginamit namin siya. At sana nagustuhan niyo yung review, sana magbigay kayo ng like kung maganda, kung pangit naman, sige, dislike niyo, wala namang problema doon. At hingin ko lang yung suporta niyo, guys, na sana mag-subscribe kayo doon sa channel kung gusto niyo yung mga ganitong video. Tapos ma-document ko lang din at mapakita ko lang sa inyo kung paano namin inaalagaan yung mga plants, tapos yung mga alaga namin, at kung ano pa yung mga idadagdag namin dito sa aming hobby. So guys, mag-comment din kayo kung matatagal na kayo nag-a-acquire yung, kasi yung insight niyo pwedeng mabasa talaga ng mga, na, lalo na yung mga beginners. Makakatulong talaga sa kanila, tsaka kung nagamit nyo din yung product, sabihin nyo rin kung maganda or bad experience yun na experience nyo dito about this cecum stability. So thank you for watching, guys. Stay safe and up to the next video na lang natin.